Okay, mga boss, bakit nga ba minsan hindi nasusunod yung plano ng bahay sa aktwal na paggawa? So, ito yung aking nagbibigay ako ng idea kung ano yung mga reason kung bakit nangyayari to. So, unang-una, depende sa designer. So, lalong-lalo na kung yung designer ay bago pa lang, hindi pa siya na-expose sa aktwal na construction para makita niya kung ano yung mga nagiging conflict pag naano na sa aktwal. So, lumalabas yung kanyang mga drawing o yung kanyang detalye ay imposible na mangyari sa aktwal. So, normal naman yan, kahit ano pa yung tinapos nating course na nakatali sa construction, kahit nakapasa pa tayo sa mga exam. So, kumbaga, start pa lang yun. Kailangan nating ma-expose sa aktwal para at least makita natin kung yung mga napag-aral natin sa libro ay lahat ba ay applicable pagdating sa aktwal. So, napaka-importante talaga na meron tayong aktwal exposure pagdating sa construction. Okay, so, and next, sa designer pa rin, pag yung designer ay focus lang sa architectural plans, so kung ano lang yung itsura ng bahay, kung ano yung layout, yung floor plan, dahil usually doon lang tumitingin yung owner, yung pinakang itsura ng bahay, lalo na sa perspective. So, part na dapat ng designer yun na madetalye ng buo, coordinated lahat, yung architectural, structural, plumbing, and electrical. So, dapat alam din niya, halimbawa pagdating sa plumbing, saan ba dadaan yung mga tubo, yung mga riser. Okay, so sa electrical naman, saan yung mga location dapat ng switch, ng power outlet, at yung panel box yung para sa main entrance. So, kailangan anticipated lahat yun. Hindi lang focus sa isa, sa architectural lang. So, next natin, actual site condition. So, hindi nangyayari dahil doon sa actual site na condition. So, nangyayari yan pagka yung designer na o naggawa ng plano ay hindi nag-conduct ng actual survey doon sa site. Dahil kung nag-actual survey siya, so makikita niya yung actual na property line, ano ba yung mga nasa yung structure sa paligid ng pagtatayo ng bahay, saan ba yung entrance, so yung magiging frontage, yung access, kung saan banda yung kalsada, para sigurado na realistic talaga yung kanyang drawing o yung kanyang plano. So, ang next natin, nababago yung plano, hindi nasusunod dahil sa budget. So, usually kasi, minsan yung mga designer, katulad ko, nadidesign din ako ng bahay, pag na-over-motivated yung owner, kumbaga, pag sinabi ng owner, ito yung budget ko, kakasya ba to? So, kung ikaw, designer, for the sake lang na makuha mo yung project, di ba? So, sasabihin mo, kasya yan, kasya. So, masyado siyang, kumbaga, parang nangyayari, nag-sell stock. So, yun. So, yun, siyempre, pag sinabi natin yung owner na kasya sa ganitong budget, so, ano siya, tawag dito, may hikayat siya na ganun yung iyong magiging design. Eh kasi, di ba, meron kasi tayong construction cost, depende sa kung anong type ng ating bahay, kung basic, kung standard, o kaya elegant. So, dapat, sasabihin natin, ipapaliwanag lang natin kung talagang kakasya yung budget o hindi. So, yun nga, dahil nga masyado tayong, hindi natin dapat i-sell stock yun, sabihin talaga natin yung totoo at mag-suggest tayo kung ano yung magandang gawin para at least naman kahit pa paano yung budget niya ay kumasya at matapos yung bahay. So, kahit example mo, pag bumibili ka ng pagkain sa isang restaurant, sino ba naman ang may-ari na magsasabi sa iyo na hindi masarap yung pagkain? So, siyempre sasabihin natin, masarap yung pagkain para mabili yung ating produkto. Pero, kailangan din natin sa proper way din natin na kailangan na ipaliwanag yun sa owner. Okay, so yun nga, so ang mangyayari pagka kinulang na yung budget, so
yun na, anong gagawin ng owner para lang matapos yung bahay. So, sasabihin niya, foreman, ikaw nang bahala, diskartehan mo na lang yung bahay ko para matapos. So, mangyayari, ayan na, si foreman, lalabas na lahat yung kanyang mga ipinagbabawal na technique. So, maraming mga technique sa construction na mga ginagawa para lang matapos yung bahay. So, kung ano naman, kung sasacrifice naman yung safety, yung tibay ng bahay, eh, huwag sana tayong papayag. Kasi, mas lalong parang walang mapupuntahan yung ating pinagpaguran na pera para lang makapagpagawa ng bahay. So, number 4, yung owner's decision and revision. So, pag yung mismo may-ari, nagpabago na nung kanyang bahay. So, usually kasi yung mga nagpapagawa ng bahay, eh wala naman lahat, hindi naman lahat sila may kaalaman sa technical. So, dapat ikaw bilang isang designer, dapat ini-explain mo sa kanya ng visual presentation, halimbawa yung mga dimension ng kwarto. Usually kasi yun yung nagbabago sa bahay. Papaliwanag dapat, magdadala ka ng metro, ito yung sukat ng inyong magiging kwarto. Halimbawa, 3 meters by 3 meters. So, papakita mo talaga yung kung ano yung actual na magiging sukat, 3 meters by 3 meters. So, at least, talagang ma-visualize ng owner kung malaki na. Kasi ang owner kasi, usually, titingin lang yan sa perspective kung ano yung maging itsura ng kanyang bahay sa labas. So, ganun din sa layout, yung distribution ng mga room. So, hanggang doon lang siya. Halos, normally, hanggang doon lang sila. So, dapat ikaw as designer, so, kailangan i-explain mo rin sa kanya kung paano, ano ba yung yung sa sukat nga. Dahil usually, yun yung nagiging problema ng owner. Nakikita lang nila yan pagtapos ng gawin, nakapag-asintada na, nakapaglagay ng partition. So, pag sumilip sila doon, so, sa actual na nila nakikita kung ano yung mga diferensya pagdating sa dimension. So, dapat, during pre-planning pa lang, talagang may dala ng metro, ipapaliwanag, ganito yung sukat, ganito yung lapad, ganito yung height. So, lahat, kailangan talaga, concrete example, magbigay tayo ng mas madali nilang maintindihan. Okay, so, ang next natin ay number 5, yung ability ng foreman. Pag ang nakuha nating foreman ay more inexperienced at wala siya masyadong alam sa technical, lalo na sa pagbasa ng plano. So, doon yung prone na talagang hindi masusunod yung plano. So, may experience na foreman, ang isulit sasabihin yan, matik na sa akin yan. So, 2 dekada na akong gumagawa ng bahay, hindi ko na kailangan kabisaduhin pa yung plano na yun, hindi ko na kailangan tingnan, matik na. So, nagawa ko na dati yan, so alam ko na yan. So, hindi ganun yung dapat na magiging sistema ng foreman. So, minsan pa nga, mapapabibo pa yan, sasabihin mo sa owner, grabe namang dami ng bakal nitong poste na to. So, doon naman sa dati kong ginawa, same din lang naman dito na 2 palapag, pero ganito lang yung bakal. So, sabihin, boss, ganito yung gagawin nating bakal, bawasan natin, at least baka tipid tayo. So, hindi pwedeng ganun kumbaga sa ano, yung plano na yun, dinesign ng designer, base talaga kung ano talaga yung requirement. So, yun minsan yung nagiging problema din yung pag masyado nang magaling yung foreman. So, hindi na dalong, pag masyadong magaling na yung foreman, kung kailan siya gumali ng gusto, hindi na susunod yung plano kasi ang pinagbabasihan na niya yung kanyang experience. Okay, so, next natin ay last, yung pag walang supervision yung designer. Kaso lang yan, depende kasi sa kontrata yan ng designer saka ng owner. Kung kasama sa kontrata niya yung supervision o yung pagsilip man lang twice a week doon sa project, doon sa bahay na ginagawa niya. Ngayon, kung hindi kasama yan doon sa kontrata nila, dapat kukuha talaga tayo ng maayos na foreman para masigurado natin na maayos ang pagkagawa ng ating bahay. Okay, so yun. Kaya mangyayari pag walang supervision yung designer, kung ano lang yung isipan, ano yung technique nung pinagbabawal na technique ng foreman, so yun na yung mangyayari. Kaya hindi siya 100% na masusunod yung plano ng bahay pagdating sa actual.